Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mulat. Yung tayo mula yan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits. Ako po, Chinese drone na nagsagawa umano ng surveillance sa barko ng US Navy sa SES Pinasabog. At yun, paalala lamang, ito yata reaction video lamang. Ano mang sumasal around dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo. Hindi, at yun, play na natin. Iniulat na sinabi umano ng isang US general na mahihirapan ang People's Liberation Army kung sakaling sasalakayin nito ang Pilipinas dahil sa mataas na karanasan ng mga sundalo ng bansa sa pakikipaglaban. Sinabi ni General Mark Milley, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Estados Unidos, na hindi umano madaling talunin ang sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sanay ito sa gera, partikular na sa pakikipaglaban nito sa mga teroristang grupo sa Mindanao. Ipinaliwanag niya na sa kabilang panig naman, ang Chinese military ay wala umano experience sa totoong digmaan at hindi umano garantisadong magtatagumpay ito kung sakaling aatakihin ng komunistang bansa ang Pilipinas. Diyan nga mga kabalits natin, malaking katotohanan na talagang yung ating hukbo, yung ating hanay, talagang malaki ang eksperyensya at talagang mahihirapan itong mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Kung nga tuluyang sasagupain, syempre yung ating hukbo, yung ating mga magigiting na tagapagtanggol nga no, ng ating bansa. Na kung saan ay patuloy nga sa umano'y naging nga pagpapahayag ng isang US general nga na talagang itong mga chekwang to hindi nga basta-basta malulupig yung ating hukbo o yung ating mga kasundaluhan o yung ating pwersa nga o itong ating hukbong sandatahang lakas nga ng mga chekwang to dahil nga sa kakulangan umano ng eksperyensa at hindi nga ganun nga katibay na talagang nga pakikipagadigma o pakikipaglaban ng mga chekwang to ng kanilang mga militar nga lalong-lalo na sa sagupaan o harapan nga no, mga kabalits natin ng kanya-kanya nga kasundaluhan nga dahil itong mga chekwang to hindi nga no na ganun kabihasa o kahasa nga sa pakikipaglaban o pakikipagtugunan nga hindi kagaya ng ating mga hukbo o ng ating mga kasundaluhan na talagang sanay no sa pakikipagbakbakan lalong-lalo na nga pagdating nga no sa mga ganto nga sitwasyon itong mga chekwang to maaring talaga nga talunin ng ating mga kasundaluhan kung talagang tuluyang makikipagbuno o makikipaglaban ito no sa ating hukbo o sa ating hanay. Na patuloy at patuloy nga na ito ang pinapahayag nga ng isang US general. Yung talagang tindi at talagang determinasyon at yung eksperyensa na meron yung ating hukbo, yung ating pwersa nga na maaaring ipantugon laban nga sa mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Yun, tuloy pa natin. Idinagdag niya na handa rin umanong sumaklolo kaagad ang US military sa Pilipinas kaya naniniwala siya na nagdadalawang isip si Chinese President Xi Jinping na magdeklara ng gera sa South China Sea. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na nakatakda silang paigtingin pa ang mga ginagawa nilang pagpapatrolya sa Iroquois Reef sa West Philippine Sea matapos nilang namataan kamakailan ang 48 Chinese vessel na nagkukumpulan sa lugar. Sa pakikipanayam sa media, sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng Iroquois Reef ay may layong 128 nautical miles lamang mula sa Palawan na kung saan ibig sabihin ay nasa loob ito na exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi niya na sa kasalukuyan, batay sa kanilang monitoring, ang Chinese Maritime Militia ay nakabase ngayon sa Iroquois Reef at ang PCG at AFP ay inaasang paiigtingin pa ang mga ginagawa nilang pagpapatrolya upang masiguro na aalis ang mga Chinese sa nasabing lugar. Itinagdag ni Tariela na maring i-deploy ng PCG
ang mga 97-meter at 44-meter na Coast Guard ships nito sa mga follow-up operations para itaboy ang mga Chinese militia vessel palayo sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi naman ni Lieutenant Carla Andres, co-pilot ng Light Patrol Aircraft ng Philippine Navy, ng 48 Chinese vessel na nakita malapit sa Iroquois Reef sa pamamagitan ng ginawa nilang air patrol ay naobserbahan na nakaangkla sa lugar, ngunit hindi umano nakita nagsasagawa ang mga ito ng anumang fishing activity. Batay sa mga naunang intelligence surveillance and reconnaissance flight na ginawa ng Western Command ng AFP, sinabi nito na tumaas ang bilang ng mga Chinese fishing vessels sa lugar mula 12 noong hanggang 48 ngayong buwan. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na nangako umano ang gobyerno ng South Korea na magpapadala sila ng 1,000,000 mga sundalo sa Pilipinas kapag magdedeklara ng giyera si Chinese President Xi Jinping sa South China Sea. Sinabi ni South Korean President Yoon Suk-yeol na malaki umano ang utang na loob ng kanilang bansa sa Pilipinas matapos itong magpadala ng mga sundalo noong 1952 upang tulungan silang maprotektahan ang kanilang bansa laban sa ginawang pagsalakay ng mga Chinese at North Korean forces. Ang main conservative party ng South Korea na kung saan miyembro si President Yoon Suk-yeol ay nagpahayag ng pagkontra sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China tulad ng pagpataw ng komunistang bansa ng economic sanctions sa Seoul. Nangako din si Yoon at ang kanyang conservative party na bumuo na isang bago at matibay na comprehensive strategic alliance sa Estados Unidos sa pamamagitan ng aktibong pagsulong sa isang bukas at inklusibong kaayusan sa Indo-Pacific. Iniulat ito matapos ipinatawag ng Foreign Ministry ng South Korea ang ambassador ng China upang iprotesta ang mga inilabas nitong komento na kung saan ay nag-aakusa sa Seoul na pinapanigan umano nito ang Estados Unidos at unti-unting lumalayo sa China sa gitna ng pagtindi ng kompetisyon sa pagitan ng Washington at Beijing para sa global influence. Binalaan ni South Korean First Vice Foreign Minister Chang Ho-jin si Chinese Ambassador Xing Haiming tungkol sa kanyang walang kabuluhan at provokatibong pahayag matapos itong makipagpulong si isang South Korean opposition leader. Inakusahan na nasabing Vice Foreign Minister ang Chinese Ambassador ng paglabag sa mga diplomatikong protocol at pangingialam sa mga domestic politics sa South Korea, ngunit hindi naman ito tinukoy kung anong komento ang nakita nilang hindi nararapat o naaangkop. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin nang tanungin siya tungkol sa kritisismo na ang nangyayaring hamon tungkol sa ugnayan sa pagitan ng Beijing at Seoul ay hindi umano kasalanan ng China. Sinabi niya na bahagi umano ng trabaho ni Ambassador Xing na magkaroon ng malakas na pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng South Korea, mga political parties at mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay, makipagpalitan ng mga pananaw tungkol sa mga isyong mayroong mutual interest sa dalawang bansa. Sa isang pagpupulong, kasama ang pinuno ng South Korean Democratic Party na si Lee Jae-myung, isang pangunahing rival ng Conservative Party President na si Yoon Suk-yeol, inakusahan ni Xing ang gobyerno ni Yoon ng labis na pakikisama sa Estados Unidos habang sinisira naman niya ang ugnayan ng South Korea at China.
Diyan nga mga kabalits natin, yung mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga, na kung saan yung naging nga pananaad ng US General nga ukol nga sa ating hukbo, sa ating puwersa na maaring hindi basta-basta matalo ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to, no? Na kung saan yung eksperyensa sa pakikipaglaban nga ng ating puwersa nga o ng ating hukbo, sandatang lakas nga talagang subok na, hindi kagaya dito sa mga Chekwang to, talagang hindi nga ganun kahasa o hindi ganun kabiyasa, no, pagdating nga sa pakikipaglaban o no, pakikipagtugunan nito, lalong-lalo na no sa aktwal na labanan, no, sa pakikipagatagisan nga ng lakas o pakikipagbuno nitong mga Chekwang to, na maaring magapi ang ating hukbo o ng ating hanay itong mga Chekwang to kapag tuluyang nakipagtugunan o no, nakipagbakbakan nga ito, no, dahil hindi rin basta-basta yung eksperyensa o yung ginawang mga pakikipaglaban o yung naging karanasan ng ating hukbo o ng ating hanay nga, no, pagdating nga sa pakikipaglaban o pakikipagbakbakan nito, talagang subok at hasana itong ating hukbong sandatahang lakas nga. Hindi kagaya sa mga Chekwang to na maaring may kakulangan at na hindi nga ganun katibay o kabiyasa o hasanga sa pakikipaglaban ito, no. At ito nga ang isa sa tinitingnan nga ng US General nga o manong kabalits natin. At talagang yung pagtugon pa at tulong pa ng US na maaring mas makadagdag ng puwersa at lakas nga, no, para sa ating hukbong sandatahang lakas. At tuluyang mas magpapahirap at maaring magapi itong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At dito pa nga yung patuloy din na pagtugon, no, handang pagbibigay tulong. At dyan pa nga yung handang pagpapadala nga umano ng South Korea ng kanilang kasundaluhan dito nga, no, sa ating bansa. Sakali nga magdedeklara nga ng pakikipaglaban o pakikipagtugunan ito nga presidente nga ng mga Chekwang to na hindi magdadalawang isip na ibigay nga yung pagtugon na talagang pagbibigay hakbang ng mga sundalo nga ng South Korea, no, sa ating bansa. Sakaling gagawin nga yung mga pinaplanong hindi maganda ni Xi Jinping na pakikipaggera o mano mga natin, no. At kayo lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, tumulang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.